So ayan guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayong video na po na ito, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng homemade egg incubator. So perfect na perfect po ito sa mga katulad ko dyan na walang pambili ng tunay na incubator. So pwede po natin itong i-try. So bago yun, ito po muna mga materials na kailangan natin. So ang first step po, babalutan po muna natin ng foil ang loob ng box. So ang paglalagay po ng foil ay optional lang. Kasi doon po sa napanood ko, yung naglagay po siya ng foil. So hindi ko po alam yung exact na dahilan kung bakit naglagay ng foil. So sa tingin ko po, kaya po ay naglalagay ng foil para mas makompress yung init sa loob ng incubator. So gagamit po kayo ng glue. Lalagay nyo lang siya. Then, ididikit niya na yung foil. Yung foil po, yung po siya yung ginagamit sa pambalot sa pag-iihaw ng bangus. Then, nabili ko lang po siya ng 25 pesos. Optional naman po siya, pwede kayong hindi maglagay or pwede rin kayong maglagay. Then, ang babalutan nyo lang po ay yung tatlong side ng karton. Mag-iiwan po kayo ng isang side na hindi nyo sa babalutan. Kasi doon po ikakabit yung ilaw. Next naman po ay paglalagay ng ilaw sa karton. So guys, dito, picture na lang po yung nilagay ko. Kasi yung time na pagkakabit namin ng ilaw is walang pwedeng mag-shoot kasi tulong-tulong kami. So, madali lang naman po siya. Binutasan lang po namin ng screw or pwede rin ng kutsilyo yung tabi na yun, no, side na yun, no, karton. Then, kinabit namin yung switch ng ilaw. Tay, kalahati lang. Kalahati sa loob, then may kalahati din sa labas. Bago namin kinabit yung ilaw. So, ganun lang po siya kadali pagkakabit po ng ilaw. Nasa gitna rin po siya nung karton. Kung makikita nyo po dyan guys, pakakabit po namin yung ilaw. Nilagyan ko lang po yan ng electric tape. Pinalibutan ko lang po siya para maging matibay at para maging maayos ang pagkadikit. So ito naman po yung sa labas ng karton. Kung makikita nyo po, kalahati lang yung nakalabas dun sa pinakang ulo nung pinaglalagyan ng ilaw or yung switch ng ilaw. Dun sa loob naman po yung kalahati pa. Ito naman po yung last na gagawin natin. So, paglalagay po ng mga kailangan. So, ang una po natin lalagay ay yung tela. So, towel lang po siya or pwede rin siyang ginupit na damit. Kayo po bahala. Then, next ay paglalagay po ng tuyong dahon ng saging. Yan guys, ay yan po yung available dito sa amin. So, kaya yan yung nilagay ko. So, pwede po siya yung balat ng palay or yung mismong katawan ng palay na tuyo. Mas okay po yan. So, i-arrange lang po na natin yan ng maigi. Then, maglilib po tayo ng kaunting space dun sa tapat ng ilaw. Dapat ay wala masyadong dahon dun. Kasi may lalagay po din tayo mamaya. Then, ilalagay na po natin yung mga itlog. So, guys, yung itlog na yan ay nilagyan ko po ng mark. So, smiling face lang po inilagay ko dyan. Kasi guys, para palatandaan ko siya pag iniikot. Apat na beses ko po siyang iikutin sa isang araw. So guys, bakit mahalagang iniikot siya ng apat na beses sa isang araw? Kasi yung egg yolk o dilaw ng itlog guys, pag naka-stagnant lang siya o hindi siya ginagalaw, ibig sabihin, pag dumikit siya dun sa shell ng mismong itlog, malaking chance or ano talaga, 100% talaga daw po na mamamatay na yung egg cell dun sa loob. Then, lalagay na po natin yung tubig. Container may tubig. Yan guys ay nilalagay para mas malessen po yung sobrang init na
na ano dun sa ilaw para hindi po siya mag-overheat. So, nilalagyan po siya ng tubig. So, yan guys, nalagyan nyo siya bagay nakakati na siya. So, dito naman guys, kailangan nyo ng flashlight. Tapos yan, chinelas lang po yan na luma, tapos binutasan ko. Yan po yung ginagawa kong pangsipat dun sa itlog. So, makikita nyo yung egg yolk niya po, hindi siya nakadikit sa shell. Yun po kasi yung dahilan kung bakit kailangan natin siyang baligtarin ng 4 beses isang araw. So, guys, ito naman po yung ginawa kong palatandaan or chart ko. So, may oras po dito ng pag-ikot ng itlog. So, ayan, nakita niyo po sa umaga, alas 6, tapos alas 11, then sa hapon naman po, alas 4 hanggang alas 9. So, may pagitan po siyang 4 oras bago siya i-rotate. Then, ito naman po yung calendar ko. So, nag-start kami ay July 15. So, 2 araw na po yung nakakalipas. So, nilagyan ko lang po yan ng check. So, guys, sa next video po, ipapakita ko yung pinakang nagiging process kasi 28 days kasi siyang i-incubate. So, papakita natin dun kung magiging okay or successful yung pag-i-incubate natin ng itlog gamit ang homemade incubator. So, yun guys, napanood nyo na po kung paano gumawa ng DIY homemade incubator. So, kung nakatulong po ng malaki ang video na to para sa inyo, don't forget to click the subscribe button. Did somebody break your